para manalo ang mga iba't ibang kandidato. At ito, yung mga technical aspect nito ay pinag-aaralan namin na mabuti. At ang inyong mga leader, ito si Kenneth Kapuwata, ito si Camilo, at ang mga lalo na yung SKG natin, ay pinag-aaralan lahat ng mga technique ng mga bandaraya. Kung anong nangyari ng 2010, nakatapuhan. Kung anong nangyari ng 2013. At sa pag-aaral na yan, meron nga naman tayo nakikita na hindi magandang pag-implementa dun sa kalasan. Meron talaga naging problema. Yun lamang, ang problema niyan, kahit na alam na natin kung anong nangyari sa Pecos sa nakaraang eleksyon, ang dapat natin maalala kung ano man ang gagawin ng mga lumo dyan na pandaraya sa Mayo ay iba naman doon sa ginawa nila noon. Kaya hindi natin kaya mahulaan kung ano ang kanilang pinaplano. Kaya tayo yung SIG, Security and Intelligence, ang napaka-importanting bagay na malaman natin, masilip natin kung ano ba, kung meron nangyayari na tawag nila, homeless picos. Yun ang maging sinasabi sa tunga dyan. Kailangan lang talaga natin pantayan ako. Kung tayo na matutok sa pisito, may tao tayo, at talagang tinitignan natin ang patako ng halalan, ang pagwala ng pagkoni, at kinukuha natin lahat ng prueba, yung resibo, at natawa, lahat ng kinukuha natin ng picture, pinag-aaralan natin kung ano ba ang tamang procedure, ang tamang sistema, at inibiyak natin na ginagawa talaga sa bawat presinto, ay nakakatiyak tayo na kahit may mga kusot na kaunti, ang karamihan, ang kabuhan ay magiging tunay na resulta. Meron kami mga pinaglalaban ngayon at pinakanakatakot ngayon na nakita namin ay yung tinatawag na transmittal. Na sa nakaraan, tatlo ang tinatransmit. Tinatransmit ng Pecos, isa sa presidyo, isa sa COMELEC, at yung pangatlo doon sa tinatawag na transparency server. Yung transparency server, doon kumukuha ng impormasyon lahat ng mga NAMPREN, mga PPCRP, lahat ng mga istasyon ng television. Yun yung quick count nila. Kaya pwede mong kumpara kung ano yung sinasabi ng COMELEC, anong sinasabi doon sa lokal, at ano yung sinasabi ng transparency server. Eto ngayon, ang aming pangamba, tinatanggal na yung transmittal sa transparency server. Dalawa na lang ang magiging transmission. Pupunta na lang sa presidyo at pupunta na lang sa COMELEC. Saan ngayon kukuha ang radio television at ang mga PPCRP, ang mga NAMPREN, ang mga watchdog organization, saan ngayon sigla kukuha ng mga returns? Kukunin na lang daw sa COMELEC. Kaya nakakasang sinasabi namin, ay paano namin kukumpara yan? Dahil pareho talaga yan, dahil dyan din ang pareho pinagkalingan. Kaya yun ang isa na kailangan natin bantayan ng COMELEC. Pangalawa, yung tinatawag na canvassing computer. Merong computer at bawat region may isang computer na tumatanggap ng lahat ng election returns. At itong computer nito, doon ipinagsasama-sama lahat ng returns sa iba't ibang lugar. Ngayon, kung meron silang ginawa doon sa canvassing computer na yan, eh baka hindi tama ang addition. Baka meron silang ibang pinagawa doon sa computer para lumabas yung resulta na gusto nila. Papa, ano ngayon ang panglaban dyan? Ang panglaban dyan, eh kailangan natin makuha yung source code ng ating mga canvassing computer. Kung ano yung program na ginagamit nila. Sa ngayon, kasi ang program ng computer, tawag dyan, machine language, hindi mo maintindihan. Kasi mga comma, mga dash, mga parenthesis, hindi mo mabasa. Kaya ang binibigay, sinasabi, binibigay yung source code, pero yung binibigay na source code English. Na ito ang gagawin, first step ito, second step ito, sa English. Hindi natin alam
kung yung machine language na hindi kaya basahin ng pangkaraniwan na tao ay talagang yun ay gumagaya dun sa English na pinapakita sa atin. Ngayon, hinihingi natin yung source code in machine language. Dahil sinasabi natin, marami naman tayong magagaling na kilala na nakakaintindi na at makikita nila kung totoo talaga na yung source code na nasa English ay pareho dun sa program na ilinalagay sa computer. Ayaw ibigay ng Comelec yung source code na yan. Dahil meron daw meron may ari daw yan. Kaya yan hanggang ngayon na ipinaglalaban natin yung tatlong bagay. Yung transparency server, yung pagbigay ng source code, yung programming ng ating mga campusing computer. Kasama na rin dyan ang pagbigay ng resibo sa bawat isang potante. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi nila ginagawa at gumagawa na lang sila ng isang resibo para sa computer. Kaya para sa mga watcher na pwede pang partido. Kaya tuloy-tuloy dapat ang ating pagtula na ibalik itong mga safety features na tinatanggal.